Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa sumunod na aya ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, لَيْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْهُ أَيْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ. Si Jesu Cristo, si Isa alayhi salam, ay hindi nahihiya at hindi rin siya nagmamalaki na ituring ang kanyang sarili bilang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, si Jesu Cristo katulad ng iba pang mga propeta, hindi nila itinuring ang kanilang mga sarili bilang mga Diyos na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila tinuruan ng mga tao na sambahin sila bilang mga Diyos na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walal malaikatu al-mukarrabun. At kahit ang mga anghel na ginawa na rin mga Diyos ng mga tao sa panahon ngayon, sa mga simbahan, dinadasalan, sina Anghel Gabriel, Anghel Mikael, pero sila ay hindi nagmamalaki na ituring ang kanilang mga sarili na mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga anghel, sila ay walang sarili nilang free will. Sila ay sumusunod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wayaf'alu na mayo marun. Ginagawa lamang nila kung ano ang iniutos sa kanila. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala rito, وَمَيْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Sino man ang magmalaki kay Allah subhanahu wa ta'ala at sino mang mamuhi na siya ay magiging alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtitipon sa kanila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, panghuli sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, مَا كَانَ لِبَشَرِينَ أَيْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ. Na walang sino mang tao ang binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kasulatan, binigyan niya ng otoridad at binigyan niya ng pagkapropeta ang magsasabi na ituring sila ng mga Diyos na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino mang propeta ang nagsabi nito. Kaya kung ang mga Romano ay nag-imbento sila ng doktrina na si Jesu Cristo ay Diyos na nagkatawang tao o anak ng Diyos, simple lang para matukoy natin kung totoo ba ito o hindi. Balikan natin ang naunang mga propeta. Meron bang nangaral nito sa naunang mga propeta na sila ay anak ng Diyos? O meron bang nangaral sa naunang mga propeta na parating ang anak ng Diyos? At inulit-ulit nila ang mahalagang mensahe na ito na parating ang anak ng Diyos. Pero wala. Ang marami sa mga ipinapakita ng mga apologetics, ang ipinapakita ng mga pastor na nakikipagdebate sa usapin na ito ay pawang mga talata na binigyan nila ng sarili nilang interpretasyon. Dahil ang doktrina na ito ay doktrina ng mga pagano. Kaya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bagkos ang sinasabi ng mga propeta, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallamuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Bagkos ang ipinangaral ng mga propeta, kayong mga tao, kayong mga tagasunod ng mga propeta, ay marapat na maging mga lingkod ng Panginoon ayon sa kung ano ang itinuro sa inyo at ayon sa kung ano ang pinag-aaralan ninyo. Makita natin ang relihiyon na ito, ang Islam ay relihiyon na ang mga saligan nito ay nakabatay sa kaalaman at hindi sa haka-haka lamang. Ang mga Muslim ay mahigpit sa mga usapin ng doktrina ng sagayon ay hindi maihahalo rito ang doktrina ng iba pang mga relihiyon o doktrina ng mga pagano na maaring papasok dito sa pamagitan ng paggaya ng mga Muslim sa paniniwala at gawaing pagsamba ng iba. Dahil wala nang darating na propeta pagkatapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang gabay na pinanghahawakan ng mga mananampalataya hanggang sa dulo ng panahon ay ang Quran na lamang. Kaya marapat para sa mga Muslim ang magkaroon ng matatag na paninindigan sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala
kahit pakamuhian ito ng mga hindi mananampalataya.